So guys, katatapos lang natin maglatag ng video kay gamit ang ating e-bike. And gagawin kong tutorial para sa inyo is mag-change oil tayo. Yes, hindi po kayo nagkamali mga kaibigan. May change oil po yung e-bike. Ang gamit po natin is 8, 10, 12 na T-wrench, socket wrench, and to. Well, pwede naman yung ito, Yamaha lube or yung Castrol. Eh, nagkataon lang na itong nabili natin eh, 80 pesos lang, mura-mura. So, try natin. So guys, hindi ako nagbibiro. I-change oil natin to. Pero bago ang lahat, intro muna tayo. So kapag ang makina nyo sa likod ay ganito, differential motor, ayan. Nialagyan po na lang is yan, gear oil. So tara, huwag na natin patagalin. So ang discarte guys, dito sa likod, yung upuan sa likod, angat na, angat. Yan. Yan. So ang ginawa ko, itong compartment na to, ayan. Binutas ko na siya para abot ko yun. Lapitan natin. So ayan guys, yung lagayan ng langis sa ibabaw. And tatanggalin natin yan gamit yung wrench. So ayan guys, bali itong butas na to, pinabutas ko na lang to para diretso na ako sa makina. So ayan, ikutin lang para matanggal. Then pagka alam mo naman na kaya ng putin ng kamay, kamayin mo na lang. Yan. So dyan ilalagay sa butas ang langis. Pero sa ilalim, may ituturo pa ako sa inyo kung saan lalabas yung langis na luma. So guys, yan lang yung ginamit kong pantukod. Ayan, sa gilid lang. Pwede mo na may taas ng todo yan, depende po sa inyo. So guys, sa pagbubukas natin sa ilalim nung screw, kailangan natin nung lalagyanan at the same time karton kasi higa ka talaga para ma-reach na yung tornilyo. So tara, pasok tayo sa loob. So guys, ayan, yun yung tornilyo. Ito, layo natin konti. Ayan, para makita nyo. Diyan lalabas yung langis na luma. And, digis pala. Kabig. So kapag ka naikot nyo na, at kaya naman na ng kamay, kamay na lang. Mga konti na lang tutulo rito guys, kasi ano eh. Matagal na rin ako din nakapagpalit ng langis eh. So ayan, ah, malinaw pa. Wogi pa. Yung sa inyo kaya. Lalo na sa hindi alam. So ayan, naantayin lang natin maubos yung langis and then tatakpan ulit natin. Ito, ibabalik ulit dyan. Tapos, pwede na natin ilagay yung bago. Sa ibabaw. So ayan guys, yan yung langis na gamit na. Eh, itapon nyo sa maayos na tapunan o pwede pa namang gamitin yan at maganda pa naman, pogi pa. Pwede pa yan sa ventilador guys, oh. Pwede pa. Antayin nyo lang matapos magtulo-tulo. Siguro mga 30 minutes o 1 hour, wala nang tutulo dyan. Siguro naman. And then, pwede na nating saraduan nito, ng tornilyo na galing doon gamit ang ating wrench. And then, kakarga na natin yung bagong langis. So guys, another tip sa pagbabalik naman ito, dito sa butas, yan, kamayin nyo muna. So kapag kinamay mo, makakapa mo yung thread na maayos. Then kapag nahigpit mo na ng bahagya, ito naman. Take note guys, kapag inihigpitan mo nito, huwag masyadong todong higpit. Kasi kapag ka, ikaw magbubukas ka ulit, mahirapan ka pagka binuksan mo ulit yan. Kailangan hapyaw lang yung paghigpit mo. So tara, okay na tayo langis. So ang brand dito, RS8. Oh, Racing Scooter Gear Oil. So tara, lagay na natin. So guys, 120 ml to. 100 ml lang ang nire-require, pero pwede mo naman ilagay lahat na to. Yan, wala na naman. Nakurug-kurug-kurug na. So guys, ayan na nga, tapos na. May lagpas-lagpas pang konti. Ayan. Sa pagbabalik naman ng tornilyo, kamay-kamay lang din muna. Kapa-kapa lang muna ng thread. Huwag nyo i-diretso ng wrench. Ayan. Kapa-kapa. Ayan, hindi makita pala. Ayan. Tapos pag mahigpit na, saka nyo banatan ng panghigpit. Ayan.
half hour lang na igpit para hindi sa susunod di kayo mahirapan pagbukas. Ayan. Okay na. So that's all for today's video, guys. So ayan, etong sandalan na to, tatanggal to. Yung kanina nakita nyo sa intro, may plywood yan dyan. Pag ganoon, das is some volume, video okay. Ayan, maluwag naman yan eh. Makakapasok yung video okay. So with that, sana nakatulong itong video na to. And I hope isa na namang tech kaalaman ang inyo pong natutunan gamit ang video na ito. At kung mahilig ka sa how-to, tutorial, unboxing, cellphone application, and all about technology, kaibigan, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa mga bagong tech videos na lalabas. So with that, maraming salamat po, and peace out.